naghahanap ka pa rin ba ng malupit na microphone ngayong 2024? Yung sakto lang sa budget pero sobrang ganda ng quality na kayang may pagsabayan sa mga sobrang mahal na microphone? Eh baka makonsider mo tong pinadala sa atin ni Fifine! Ayan o, oh, bagong-bago pa. This is the Fifine AM6. So, kilala si Fifine pagdating sa mga usapang microphone or audio equipment. Guys, sobrang kalidad din ng mga product ni Fifine. So, ang dami ko ng review na Fifine. Okay, sa ating channel, check nyo na lang po kung gusto nyo pong i-check yung mga iba nila microphone. But this is the new AM6. At syempre, Amplify Gain series pa rin ito. Ito yung bago nilang series or yung campaign nila, the Amplify Gain. So, susubukan natin, guys, kung hindi na naman ba ako mapapahiya sa microphone na to at lalong-lalo na entry-level or budget microphone na naman ang ating re-reviewin. Pero syempre, bago natin umpisahan ang lahat ng to, kung kayo'y bago dito sa ating channel at gusto nyo pa makita ng mga unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at tumilit ang bell para laging updated sa ating mga ginagawang video. So tara, umpisahan na natin. So ngayong 2024, hindi na ganun kahirap maganap ng microphone. Lalong-lalo na kung wala kang budget. Kung may budget ka, mas madali, syempre. Pero guys, not unlike before, kahit pa may budget ka, sobrang hirap maghanap ng microphone. Dahil guys, iilan lang yung mga microphone na pwede mong pagbilian. Kung gusto mo ng mahal, nandito si Shure. Kung gusto mo ng mura, nandyan si BM800. That's it. At yung mga ibang brand, hindi mo masyadong mapagkakatiwalaan kasi hindi sila kilala. Pero ngayong 2024 at lalong-lalo na dumating na ang live streaming era or podcast era or gaming era, eh guys, sobrang dali na mahanap ng mga microphone ngayon, lalong-lalo na pag-usapang budget lang pero quality'ng high-end. So guys, ha, bago natin umpisaan yan, eh baka ikaw ay isang content creator o isang streamer na naghahanap ng malupet na streaming layout. Eh saktong-sakto ka dahil this video ay sponsor ni Onda TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na teams na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na rin starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo na mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda TV. So napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.onda.gg/boss_lucio. At syempre dahil love ko kayo, meron kayong 50% off once gamitin nyo ang coupon code na Lucio. Gumanda na yung streaming layout, nakamura ka pa. So pag bumili ka ng isang Fifine AM6, magkano nga ba ito? At sasabihin ko na kaagad sa inyo yan, nakakahalaga ito sa Lazada, sa Shopee, or sa kanilang website ng 3,200 pesos pababa. Depende na lang yun guys kung sale or mapatid natin may mga promo si Fifine. Pero syempre alam nyo na yung technique dyan, ha? Sa mga Lazada, sa Shopee bumibili, 1,122,3344 bababa pa yung presyo nyan. So ngayon, ang tanong, ano nga ba ang kasama nun? Sa 3,200 pesos mo, ano nga ba yung mga kasama nun sa loob ng box na to? At kung ano nga ba ang masasabi natin sa microphone na to? So tara, umpisa na natin buksan. So sa packaging, syempre, medyo kakaiba yung kulay nila dito. Normally kasi black and red ang Fifine, pero dahil Amplify Game ito, iba na to. Pero sealed na sealed naman kahit papano, at nakakatuwa lang meron siyang hawakan dito. Yan. So once na buksan natin, bumungad kagad sa atin dito ang paperworks o yung kanyang user guide. Okay, balot na balot ng foam. Ayun, bumungad na ang microphone natin dito. Yan. Okay, so medyo maluwag siya. At sa loob pa ng box, okay, the USB Type-C to USB-A cable niya. At merong branding na Fifine. Kita ba yung kanyang branding? Ayan yung Fifine niya. Ayan. Bukod doon, wala na naman yung box. Kaya anong ginagawa sa box? Hindi, tatabi ko yun guys. Tatabi ko yun. So ngayon, punta na natin itong microphone na to. At umpisa na natin kaagad sa kanyang
kulay. Okay, normally ngayon 2024, ang dami na naghahanap ng mga iba-ibang kulay ng microphone. Dati talaga black lang yan, or stainless, or silver. Pero ngayon guys, naglalabasa na si white, si pink, si green, or kung ano man mga kulay yan. Pero guys, this 5.5 AM6 is available lang is kulay black. At guys ha, medyo magaan talaga siya at ramdam mo talaga yung weight niya mga patid natin. Napakagaan niya dahil meron itong total lang na 0.6 kilogram. Okay, bukod dun sa steel base niya. Okay, so tanggalin natin steel base niya. So ang weight lang talaga niya is 0.6. And pagdating naman sa kanyang quality, it's plastic. Plastic, pero mukhang hard plastic naman yung ginamit. Dito sa ibabaw, medyo ano siya, mesh type. Ito medyo aluminum or alloy yung ginamit dito. Pero magaan din. And dito sa kanyang pop filter, ito po ay aluminum din pero plastic din yung kanyang cover. And wow! Single detach. Sobrang daling tanggalin ng kanyang pop filter. Kung gusto mo tanggalin yung kanyang pop filter, po pwede. And sa kanyang mic stand, single lang siya, single knob. Hindi kagaya ng mga ibang microphone guys, double knob siya. So ito single lang. So para siguro dito sa kanyang mga knob dito yon, sa mga volume knob niya dito. Ito yung pwede mong i-balance yung chat at yung game, okay? So pwede mong i-balance yan. Mamaya papakita ko sa inyo. At dito sa kanyang other side, and nandito yung kanyang mic volume and the monitoring volume. So sa ilalim naman, makikita natin dito yung dalawang button. This is the intelligent noise cancellation at yung kanyang RGB light button at yung 3.5mm jack para sa kanyang monitoring. Sa ibabaw naman, nandito yung kanyang logo ng touch to mute. So good point. Touch to mute siya. At sa ilalim, makita natin dito na may RGB to. Feeling ko RGB to. Yes, RGB yan. And bukod doon, nating special na sa likod is the USB Type-C interface. Yun na po yung kanyang pinaka built-in quality niya at yung mga function niya dito. So ngayon, wag na natin patagalin. Ikabit na natin to sa ating computer at kung ano nga ba ang mangyayari, kung maganda nga ba, subukan na natin yan. Plug and play ito para sa ating mga PCs, MacBooks, and sa ating mga smartphone. So una ko agad napansin dito is yung kanyang RGB lightning. Grabe, napakaganda. May dynamic or the gradient. RGB IC na rin yung ilaw niya. Normally kasi sa ibang mga RGB mic is yung single color and then mag-change. Alam niyo yung mumurahing ilaw. But this 5.5 AM6 RGB IC na yung ginamit na ilaw dito. So kaya nagda-dynamic siya. So nandito yung button sa ilalim kung gusto mong i-change. So pindot lang. And then nagpapalit-palit yung kanyang ilaw. Gusto mo ng single or the static? Yes po, pwede. Pero syempre dito tayo sa purple. Maganda yung purple. And makikita rin natin sa ilalim na may extra LED. So once na pindutin natin dito yung active noise cancellation or the intelligent active noise cancellation niya, so magta-turn on yung blue LED. So turn off. Turn on. Turn off. That's it. And para naman sa kanyang mute, magkukulay red siya dito. Nakamute yan. So touch natin. Green. Touch. Red. Touch. So simple like that. So yung naririnig yung audio ngayon mga kapatid natin is nanggagaling pa sa microphone natin na gamit dito. So lilipat na tayo ng audio in 3, 2, 1. So yung naririnig yung audio ngayon ay nanggagaling na ngayon dito sa 5.5 AM6. So no processing edit yan. So yan yung native sound na nanggagaling dito sa AM6. So nakaset yung gain natin ng 40%. 40%, okay guys, yan yung natural or the native sound plug and play sa ating mga PC. Guys, yan na po yung boses na naririnig nyo guys. Yan na yun. Ah, para sa akin ha, para sa presyo niya. Not bad. So ngayon, ano nga ba itong microphone na to? So this is a condenser microphone at yung kanyang polar pattern is a cardioid. So ibig sabihin ng cardioid, kailangan natin magsalita in the front of the microphone. So guys, like example of this, mag-iiba na po yung boses natin once na iniikot-ikot natin yung ating microphone. Ayan, napapansin niyo para tayong napupunta sa parang banyo. Ayan o, umiikot-ikot na. Nag-iiba-iba yung boses natin. Pero once na naka-front na tayo ulit sa microphone, bumabalik na dito yung tamang voice o yung boses talaga natin. And also this microphone, meron siyang bit depth and sample rate na 16 to 24 bit at 48 kilohertz. So normally yung mga 24 bit na mga microphone is nagre-range ng 5,000 to 6,000 mga range natin ganyan na mga entry level. But this microphone is around 3,000 pesos lang. And syempre 48 kilohertz guys,
para sa budget microphone, not bad. Kasi kung gusto natin ma-hit yung mga 90 plus kilohertz, guys, and syempre, mas malaki na yung lalabas nating pera doon. Pero para sa 3,000 pesos, ganito na yung quality. At again, guys, ha, this is the native sound ng AM6. At 40% pa lang yan. So ngayon, try natin ni 50% yung kanyang gain. So mic test, this is Boss Ducio. Mic test, this is Boss Ducio. Ito, 60%. Mic test, this is Boss Ducio. Mic test, this is Boss Ducio. 90%. Mic test, this is Boss Ducio. Mic test, this is Boss Ducio. So like what you hear, guys, okay? Medyo masakit na sa tainga pag mas malakas. Syempre, kailangan nyo timplehin ang microphone na yan. Lalo-lalo na budget ito, kailangan nyo talaga siyang timplehin at kung paano ang pwesto ng microphone ninyo. Mic positioning is very important kung gusto nyo maka-achieve ng magandang microphone, okay? Ng microphone audio. So, example of this, ganito yung ating pwesto. So, nagre-range ako ng 2 to 3 inches sa ating microphone. Ito yung naririnig nyo sa 40% gain. And take note lang, guys, naka-off pa dito yung ating intelligent noise cancellation. So, ngayon, naka-turn off. Try natin gumawa ng mga background noise. Example of the keyboard. Clap. Tatahimik tayo, pakinggan natin yung aircon medyo malakas at yung ating air purifier medyo malakas. So guys, rinig na rinig yung ating air purifier at yung aircon natin dito sa room. Pero guys, okay, meron siyang features na intelligent active noise cancellation. So turn on natin yon. So ngayon, naka-on na yung ating intelligent noise cancellation. So yun, naririnig yung audio pa. So yung naririnig yung audio is the native sound pa rin na nanggagaling dito sa microphone na to. So, ayan o. Tatahimik tayo. Papakinggan natin kung maririnig pa rin yung air purifier natin. Hindi narinig, pero try natin mag-type ng keyboard. Yes, nawala yung ating background noise. Na-lessen yung iba, pero lalo na yung the aircon. Minsan kasi nakakairita talaga yung tunog ng aircon, lalo na kung kayo yung viewers. Pero ngayon, nawala. Pero yung keyboard, nandiyan pa rin. At yung mga ibang kalampag, yung mga kalabog, nandiyan pa rin. Pero nag-iba. May tunog na something na parang, yes, nag-noise cancellation siya. Pero pati yung voice natin, parang nadamay sa noise cancellation. So, hindi ko lang sure kung bakit tinawag na intelligent noise cancellation to. Dapat mas advanced noise cancellation na to eh. Pero, syempre, this is the budget microphone. So, para sa akin, mas gusto ko yung tunog ng naka-intelligent off noise cancellation. Yan o, guys, di ba? Mas solid yung tunog nito. Kayo ha, kayo yung nakakarinig. Ayoko naman maging bias, so mas naririnig nyo yun. Kayo ang makakarinig. Pero syempre, meron tayong mga tweaks dyan. Kahit pa na budget microphone lang yung gamit natin. Lalo na kung kayo yung magla-livestream gamit ang inyong mga OBS. Napakadali lang i-setup nyan, guys. Okay? Meron ako mga tutorial nyan. Sa filters ng microphone natin, check nyo na lang, guys. Ayan o, lalabas dyan. Ayan. Check nyo na lang yan. Or marami ako mga tutorial sa channel. Pagdating sa mga filters na hindi nyo na kailangan gamitin yung active noise cancellation na to at mas maganda pa siya. So, pakinggan ninyo guys ha. Hindi ako gagamit ng intelligent noise cancellation nito nga microphone na to. OBS lang yung gagamitin ko. Filters. So, ngayon yung naririnig yung audio is the OBS filter lang. Wow. Diba? Filter lang yan. Pero grabe, para tayong nasa radio station, you're listening to Boss Ducio 95.3.7.97FM GAAPSZ. Grabe, di ba? So, yung narinig yung audio ngayon, ay meron ng filters yan at nanggagaling yan sa OBS natin. So, sa mga gusto ng ganito, pwede nyong i-check yan sa ating channel. May mga tutorial ako nyan kung paano ma-achieve yung mga ganitong OBS filters kahit pa ano ang microphone mo. Kahit pa tigsi 600 pesos lang sa Lazada or sa Shopee yan, kayang mapaganda ng OBS filters natin. Check nyo na lang. So ngayon,
punta natin ng isa pang features ng AM6. Ito yung pag-balance ng in-game at yung chat. Actually guys, napakadali lang explanation na to. Hindi ko na kailangan mag-sample sa inyo. So kung gumagamit kayo ng mga Discord, gumagamit kayo ng mga third-party application para sa inyong chat, kung may kausap kayo habang naglalaro guys, as simple like that na pwede mong i-balance yung chat at yung game. That's it. That's it guys, hindi ko na kailangan siyang i-demo kasi hahaba lang ito. So punta na natin agad yung verdict natin dito sa EM6 na to. Kung kamusta nga ba itong microphone na to, kung worth it nga bang bilhin itong Fifine AM6. So para sa akin, yung kanyang presyo na 3,200 pesos pababa, okay, that's good price para sa isang microphone at ganitong quality. It's a good price na. Pero like what I said, mapatid natin, sa dami ng microphone ngayong 2024, hindi na ganun kahirap maganap ng microphone. Okay, actually minsan aesthetic na lang talaga. Depende na sa gusto mo. Pero ako ay isang tech reviewer, kaya nga kayo nanonood sa akin, para makakita kayo ng pinaka the best na microphone para sa inyo. I think, I'm sorry, Fifine, isa itong microphone na first time ko marireview na hindi ko marerecommend kahit pa budget microphone lang ito. Bakit? Siyempre, mapatid natin, kahit na budget yan, naglabas ka pa rin ng pera. Kung usapang 3,200 pesos lang naman at ang gusto mo is the Fifine pa rin, marerecommend ko sa inyo yung isa sa pinakamalupit na na-review kong budget microphone. At ito, ang Fifine AM8. AM8 guys, sobrang sumikat siya, lalong-lalo na sa mga aspiring content creator ngayon sa TikTok, mga podcast guys. Napakaraming features ni AM8 at ganun din yung presyo niya. 3,500 pesos pababa. Okay, 300 na lang idadagdag mo, naka-AM8 ka na. May option ka na USB microphone, may option ka na gawin siyang XLR microphone at napakaganda ng kanya mga pickup sound, the beat, guys, the kilohertz and pang-podcast talaga yung microphone na yon. Ang kinaibahan lang ni AM6 at ni AM8, si AM6 guys is a condenser microphone. Si AM8 naman is a dynamic microphone but still the same polar pattern at ito'y cardioid. At guys, napakalayo ng kanilang feedback guys, lalong-lalo na sa pagdating sa microphone audio. Napakalayo guys. Parehas lang naman yung price halos pero napakalayo ng features. I think mas i-recommend ko sa inyong bilhin ang isang Fifine AM8 kesa sa AM6. Pero guys, syempre, end of the day, kayo pa rin naman na magde-decide gan. Ang hindi ko talaga nagustuhan dito is yung intelligent noise cancellation niya. Medyo, nagulat ako. Hindi ko ina-expect na ganun yung boses ko. At talagang parang pinilit yung noise cancellation niya. Yun yung hindi ko marerecommend para sa inyo. Pero pagdating naman sa microphone audio, yung quality na naririnig natin, para sa akin guys, napaka-solid ng AM6. Pagdating sa kanyang yung voice pickup, napakalinis, napakaganda. Para sa akin, wala akong masasabi pagdating sa bagay na yan. Pero again, syempre, kailangan nating i-summary, kailangan nating pilitin, may pagkasya yung budget natin sa mga ganitong features, mas pipiliin ko pa rin talaga si AM8. At the same thing kay AM8, marami kang option ng kulay. Pwedeng pink, pwedeng white, and then pwede black. But this AM6 guys, it's a simple kulay black lang. At talagang simple microphone lang siya. At ramdam na ramdam mo yung pagka-cheap ng microphone na to. Not unlike the AM8 guys, sobrang quality nung AM8. I think guys, that's why AM6 to and AM8 yon mas mataas na version talaga si AM8. Pero mas latest kasing nilabas si AM6. So ibig sabihin, mas naunang nilabas si AM8 and then AM6. So that nag-expect talaga ako na mas mataas na features or something dito. Pero again, ang pinaka nagustuhan ko sa AM6 is yung kanyang mic pickup. Grabe yung 24-bit niya, sobrang linis, the sample rate na 48 kHz. Hindi natin maramdaman na 48 kHz lang to. Sobrang linis ng voice natin. But the one thing na medyo na disappoint ako is yung kanyang intelligent noise cancellation. So that's it guys. Again, syempre gusto pa rin pasalamatan si Fifine sa patuloy na pagpapadala sa atin ng mga malulupit na product. Syempre nandito ako si Boss Lucio. Magre-review lang ako guys ng inyong mga product. Syempre gusto ko mabili nyo yung mga microphone na gusto nyo, lalo na kung usapang budget lang. So syempre kung gusto nyo pa makakita ng mga malulupit na unboxing, PC build and tech review, don't forget to like, share and comment, subscribe at yung maliit na bell para laging updated sa ginagawa natin video. Again, this is Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!